Hi dog, welcome to me guys. Alam nyo ba nakakainis talaga yung mga customer na walang budget. Tapos magpapagawa ng cake. Diba, galit na galit tayo mga baker, diba? Kapag may ganon. Hindi ko nila lahat gaha, pero ano talaga, karamihan talaga ng mga baker, galit na galit kapag yung mga customer is nagpapabook, tapos mayroon silang pagayahan, tapos ano, wala silang budget. Kasi nga naman ga, ang mahal na ng ingredients ngayon, di ba? Ang asukal, magkano na agad? Dati 3,000 lang yan. Ngayon, alam nyo kung magkano na yung asukal na puti. 5,000 na siya ga, 5,300 na, 5,400 pa, isang sako. Di ba, ang laki talaga ng dagdag sa puhunan natin, di ba? Ganon. Kaya tayo masyadong minsan galit agad. Tapos yung iba ga, ipopost pa yan yung mga customer na ganyan. Kapag ka may, ano, ma'am, pwede ba makiano? Kung nakiusap naman sa inyo ga, pabigyan nyo na. Kagaya nito ga, isang customer ko, yung nagpabook na ito silang ga, kaya lang, yun nga, siguro may emergency, tapos biglang nakulangan sila ng pera, di ba? Tapos di nila afford yung presyo mo. Tapos nakiusap naman siya ng maayos na worth 1,000 lang. Pero ito ga, tiningnan ko, naghingi ako sa kanya ng design. Sabi ko, sige, okay lang, parang ano lang ba, sabi ko, gawan ko siya kahit ilan lang yung budget niya. Ayan, 1,000 pesos lang daw yung budget niya sa cake. Dapat ganito, di ba ga, mga 1,590, 1,416, ganyan. Kasi nga, syempre, alam niyo naman, tayong mga baker, ga, mahirap yung ganyan design. Kasi nga, gagamit tayo ng mga piping bag. Tapos, kukulay tayo ng mga, ang dami nating magagastos na mga hugasin, mga piping bag, tapos maawat gawin kapag iba-ibang kulay. Pero ako nga aga, hiningan ko pa rin siya ng design, customized kay kahit 1,000 pesos yung kanyang pera. Siyempre, ayun ka sa ibang tao, ga, malaki na yan yung 1,000 pesos. Kung sa inyo, maliit yan sa inyo, sa kanila, malaki na yan talaga yung 1,000 pesos. Mahirap hanapin yan, ga. Lalo na inipon pa yan nila, kung saan sa, di ba, inipon pa yan nila ng matagal. Ang laking pera yan sa ibang tao. Tapos ito na nga, ga, ang nangyari is, humingi ako ng design kay Langga. Tapos sabi niya nga ganito, kahit ano lang daw yung parang mukhang ano lang ba, dagat-dagat. Nabasa niyo kanina yung message niya. Di ba, nakakaawa rin, di ba, kahit pa paano. Ako kasi kaano, pagka yung mga customer ko nakikiusap naman sa akin ng maayos, minsan nga hinihingian ko pa sila, bakit, magkano ba ma'am yung budget nyo? Pag hindi pa nila sa akin sinasabi, magkano po yung budget nyo para mabigyan ko po kayo ng design na kaya sa budget. Tapos sasabihin ko rin kung hindi ko kaya. Pero ito nga ga, ano, tawag dito, ito hinihingian ko talaga siya ng design. Tapos dalawa yung sinend niya, yung isa yung rosette. Kaya lang sabi ko yung rosette nga, hindi kaya talaga ng budget sa 1,000 kasi ang mahal na agad ng icing. Magkano agad, ano kasi yung sinend nilang ga, yung parang buong cake, puro rosette. Alam nyo naman yung icing na ginagamit ko is medyo pricey rin talaga si Whippet. Kaya ang ginawa ko is, pinili ko sa kanya yung isang plain lang, tapos may design na ganito. Tapos medyo dark yung na-send sa akin nilang ga. Kinilight ko na lang, kasi nga syempre pang baby. Pag dark, di ba, kasi nga, para yan sa ano, sa mga matatanda masyado. Ano aga-aga baka chancing ko yung gilagid mo dyan? Unlike sa pang baby talaga na design, ito makikita. Parang 3 years old pa lang yung baby niya. Di ba, kahit pa paano pinaghandaan niya rin yan. Kaya kahit, di ba, yung presyo, kahit yung presyo mababa, kahit yung kita mo konti na lang, or kahit break even ka na lang, okay lang yon, basta kahit papaano, may mapasaya kang tao, di ba? May mapasaya ka na nanay, may mapasaya kang baby, dahil sa cake na binibigay ninyo. Tapos, ito nga ga, nilagyan ko rin ng drudges para, yung drudges niya dito is parang, kasi yun ang siguro yung nakita nilang ga doon sa Google na parang alam niya na ang presyo is medyo mababa. Ang nilagay ko dito yung drudges is yung mga ganyan, pearl, medyo mahal din yan syempre. Tapos may mga ano, may mga, mabuti na lang talaga ga, is may drudges akong parang yung buntot ng sirena, kasi nga parang ang team nila is gilid ng dagat talaga. Nilagyan ko na lang ng buntot ng sirena. Tinatanong ko nga siya kung gusto niya lagyan ng mga, ano yun yung, pinakisendan ko siya ng isa, kaya lang nahihiya nga siya na sabi niya, wag na po lagyan ng design, baka kasi mamahal na masyado. Kaya sabi ko, sige na nga, ito na nga lang kung ano talaga yung gusto niya, yan na lang. Nilagyan ko pa sana ng mga printed topper, kaya lang, hiya na yung customer natin. Kaya ang ginawa ko, ga, nilagyan ko na lang ng drudges na buntot ng sirena. Ayan, mga edible din naman yan lang, ga. Tapos, yan, simple lang naman yung cake niya talaga tingnan, pero nga syempre, maawat gawin yan sa ating mga baker. Pero lang ga, kung may pagkakataon naman na bigyan nyo sila ng chance na, alam nyo yun, lalo na kung ikaw ang gusto niya talagang baker na gumawa ng cake para sa anak niya or para sa mga asawa niya, sa pamilya niya, pagbigyan nyo na lang ga. Kasi hindi naman kawalan yan sa atin yung magbigay tayo ng kahit konting tawad sa mga kapwa natin, di ba? Kahit konti lang naman, walang problema yan. Tapos gusto ata ni customer is medyo mayroong blue, dark blue. Nilagyan ko na lang rin siya ng sprinkles na dark blue para kahit papaano is makuha ko yung gusto niyang design. Tapos gusto niya kasi yung violet, pink, tsaka light blue yung kulay. Kaya nilagyan ko na rin ng drudges na violet para may magkapareho talaga sa team na gusto nila. Malay mo, yun yung ayos nila, di ba gaano? Hindi ko rin alam kasi syempre. Tapos yung mga langga natin na to dito is hindi ko talaga sila totally kilala. Parang naano na lang nila ako dito sa page, sa vlogging, yan. Kaya
dito sila nagpapagawa sa akin. Tapos isa naman to guys, nag-walk-in yung customer na to. Ang budget niya lang talaga guys, 500 pesos. Medyo maano sa akin yun. Kasi nga, di ba, ang cake agad natin, customized cake, magkano? Tapos gating na mo, ang layer niya ng cake natin, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na layer sa 8x3. Kaya sabi, ang 8x3 ko palang, regular design ko is 690 agad yon. Hindi yung customized cake. Yung design na mga, simple lang talaga, as in regular lang. Yung mocha frosting, madalas kong ginagawa. Yon. Tapos tinanong ko siya, kasi nga nag-walk-in lang ga dito, tapos daladala niya yung baby niya, medyo naawa ako ga, kasi nga, di ba, mahirap kasi magbit-bit ng bata, baga ba. Tapos ano, hindi raw ako nasagot ng PM, sabi ko baka nasa spam ga yung message mo, kaya hindi ko nasagot. Tapos pinakita ko nga sa kanya na ang dami-dami kong message sa spam, naintindihan niya naman. Tapos sabi ko sa sabi niya pagawa raw siya ng pangbinyag ng anak niya kasi binyag daw kinabukasan. O, di ba rush order pa yan ga? Rush order, sinadya niya talaga ako dito kahit grabe ka putik at parang may lawa diyan sa harap sa papasok sa amin. Pinasok pa rin nila ako ng mag-asawa sila. Tapos ayan, bitbit niya yung baby niya. Medyo na habag yung aking dibdib. Pag sabi niya nga ano, sabi ko sige nga magkano budget mo ga? Sabi ko sa kanya. Sabi niya ano lang, ma'am, sabi niya 500. Sabi ko tapos sabi niya may pagawa ro sana siyang design. Tapos yung pinagawa niya simple lang naman yun. Tapos hindi parang hindi siya related sa alam niyo yun ga, hindi siya related sa pangbinyag na ano. Gusto niya kasi parang ganun lang kasi daw talaga yung kaya niyang budget. Sabi ko gusto mo gawan kita ng ano, customized cake na ano na yung pangbinyag. Tapos binigyan ko siya ng design na pangbinyag na ito. Tapos sabi niya nga ikaw na bahala ma'am kung anong gusto, anong design yung pangbinyag na design kasi parang hindi niya rin daw alam. Kaya ang ginawa ko ga, sabi ko, kahit 500 pesos lang to ga, walang problema sa akin. At as long as mapasaya ko sila, yung mga, ano ba, yung mga nanay. Alam nyo yun lang naman kaligayahan ng isang magulang, di ba? Yung anak, mabigyan ng maayos na binyag, maayos na birthday, di ba? Tapos sabi niya, i-pick up ko na lang, ma'am. Nahiya siguro siya ipa-deliver kasi nga yung budget niya kulang. Tapos sabi ko, sige, okay lang, wala namang problema kung pipick upin niya. Kasi marami talaga akong cake. Ay, rush to. Parang sabi ko sige okay na yun i-ano niya lang. Tapos nilagyan ko yan ng mga ganyan printed topper. Yung ready to print printed topper, wala namang problema sa akin. Hindi na ako mag-edit kasi nandun na siya sa group natin, 'di ba? Ipi-print na lang natin. Tapos kapag ka, 'di ba, binyag, i-search ko lang christening for girls. Ayan. Hindi na ako magdodoble-doble ng editing. Kaya sabi ko kahit papaano, less na rin ang trabaho ko naman yun. Tapos ga lang ga ito tawag ha. Since na pipick upin ni ma'am, sabi niya ang nilagay ko na lang, nilipat ko siya sa drum board. Ang drum board agad natin hanggang magkano agad yan, 60 pesos. Ata yun or 50 pesos. Di ko maalala. Basta ganun. Mahal yung drum board natin. Kasi nga, pag itatravel nilaga, tapos malayo pa, nagsabi siya sa akin kasi tagburos pa raw yung biyahe. Kaya sabi ko, ilagay ko na lang sa drum board. Sa mga drum board ko nilagay, kasi ayoko naman dun sa board, tapos masisira lang rin yung cake. Anong sense na binigyan ko sila ng cake na mura tapos pagdating doon halo-halo na, 'di ba? Kaya sabi ko kahit papaano, kahit magastusan ako, kahit wala akong kita, break even ako. Okay lang 'yun sa akin. Wala namang mawawala sa atin lang ga kung iniisip din natin minsan yung mga customer natin na walang-wala talaga. Gusto ko lang sa inyo i-share yung masaya game. Gagawin niyo lang ga, napakadali lang ito. Dati sinulong mo, naglalaro kayo. Ako naman ang naglalaro ng masaya game. Okay, ikwento ko sa inyo kung paano niyo gawin ito. First, pindutin niyo yung link doon sa comment section. Ilalagay ko sa comment section guys ko yung link lang. Pindutin niyo tapos i-download niyo lang yung apps ng masaya game. Pagkatapos niyo i-download, ang gagawin niyo lang ga, ilalagay niyo lang yung cellphone number niyo, password. Pagkatapos ng password, yung inyong referral ID at saka pagkatapos ng referral ID, pindutin niyo lang yung confirm. Pagkatapos ng confirm, lalabas na lang ga at nalabas na agad at papapilian nyo dito kung ano yung mga game na gusto nyo. Ang daming mga game dito ga, mayroon dito, at pinapaborito ko ngayon yung color game kasi napakadali siyang laruin at mabilis kang manalo, di ba? Try nyo yung color game ga, pwede kayo ga mag ano, pwede kayo, halimbawa kung gusto nyo maglaro, pwede kayong kumuha ng pera sa Gcash nyo, mag-cash-in kayo lang ga, tapos pwede nyo lagyan, mayroon 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, hanggang 10,000, pwede kayong mag-cash-in lang ga doon sa masaya game. Tapos pwede kayong malaro, maglaro hanggang sa manalo kayo. Paglaro kayo at nanalo kayo lang ga, pwede nyo agad i-withdraw yun. Kapag na-withdraw nyo ang pera nyo, pumili nyo agad ang mga ingredients. Ano pang inaantay nyo ga? Laro na tayo.